Welcome to my YouTube channel at Burnmo TV. And now, video starting! Hello mga viewers, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope na nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan. Walang sakit o anumang karamdaman. At siyempre mga ka-viewers, use the social media platform just for us to be encouraged. Diba? By the way, I am Brenz at siyempre, once again, welcome back sa aking YouTube channel at Burnmo TV. Okay, mga ka-viewers, katulad ko po lagi ng sinasabi ko dito na gamit ang social media para kayong lahat ay palalahanan. Kasi ito lang po yung nakikita kong paraan mga ka-viewers para naman sa ganun ako po ay magbigay ng inspirasyon. Word of encouragement po sa inyo, lalo na kayong nanonood ngayon dyan. Di po ba? Kasi sayang naman po yung buhay mga ka-viewers. Mahal natin, bukas makalaway, kinuha na po tayo ng Diyos. Diba? Nawala na tayo sa mundong ito. Diba? So sayang naman, parang wala tayong magandang legacy na naiwan, no? Sa mundong ito. Diba? At least yan, napapalalahanan po tayo, nai-encourage po kayo, nabibless po kayo. Isa na po itong malaking bagay para naman sa ganun magamit yung aking buhay na makapag-impart kahit na sa simpleng paraan through my YouTube channel. Diba mga ka-viewers? So mga ka-viewers, kahapon po, atin pong napag-usapan po dito, natalakay po dito yung, o nagbigay po tayo ng 5 tips para iwas gastos sa araw ng mga puso, di ba? Ito pong nalalapit na Valentine's Day na po. Lalo na po dun sa mga may mga jowa at may mga boyfriend girlfriend dyan. So, I hope na yung mga nakapalood dito ay meron po kayong nasilip. O kaya meron po kayong napulot ng mga tips dito para kayo ay makatipid sa inyong date this coming February 14. Okay. Di ba? Napag-usapan nga po natin dyan mga ka-viewers yung patungkol sa pagtitipid na huwag nang pilitin kung ikaw talaga ay wala ng budget, di ba? Di ba? Kung pwede mag-recycle na lang ng mga bagay-bagay na pangregalo sa nobyo mo, para hindi na po tayo gumastos, lalo na po ngayon na dumadaan pa rin po tayo sa pandemic, so lahat po ay apektado po talaga, di ba? Minsan yung ating mga trabaho, di ba? Apektado pa rin, wala pa, kumbaga hindi pa tayo nakakabalik doon sa dating work natin, di po ba? So mahalaga po talaga yung marunong tayong magtipid at marunong po tayong mag-budget sa ating mga pera lalo na sa panahon na natin ngayon. Di po ba? So ina-advise natin dyan na kung pwedeng sa bahay na lang kayong mag-date, di ba? Para hindi na gumastos, kaya pasyal na lang sa mga park dyan para hindi na kayo masyado pang gumastos. Okay mga ka-viewers, yung title po ng ating pag-uusapan today is about aiming for your dreams and why. Diba? Aiming for your dreams and why. Diba? Bakit mo ba gusto makuha ang isang bagay? O bakit mo ba pinapangarap na makuha ang isang bagay? Di po ba? Ano po ba yung behind dito? So, karamihan sa atin parang gustong yumaman, diba? Gusto magkaroon ng maraming pera, diba? Magkaroon ng maraming negosyo. Para ano? Diba yung iba, din nila alam kung bakit nila gustong yumaman. Di po ba? Yung iba naman, alam nila para matulungan ko yung family, di ba? Para mapag-aral yung mga anak, di ba? Para matulungan yung mga kaibigan marahil, yung mga kapitbahay, di ba? Yung mga relatives para mapag-aral, mabigyan ng magandang buhay, yung mga future nila, etc. Di ba? Ang dami-dami nating mga gustong mangyari kung bakit natin hinahangad ang yumaman. Di po ba mga ka-viewers? Now mga ka-viewers, wala naman pong masama sa pangarap na yumaman. Ito po ay dapat lang natin gawin bilang tao. Maranasan po natin bago tayo malang pumano sa mundong ito. Yung maranasan po natin yung matamasa ba natin yung kasaganaan ng buhay na tinatawag. Pero mga ka-viewers, dapat puro natin alamin na kung bakit yung mga bagay-bagay po na ating pinapangarap, inaasam-asam, minsan o madalas ay hindi nangyayari. Lagi natin tatandaan na mayroong pa rin pong kadahilanan o mayroong pa rin pong purpose kung bakit po ito hindi nangyayari. Ito po mga ka-viewers. Nakabalita na po ba kayo mga ka-viewers ng instant winner, yung biglang nanalo sa loto? Di po ba? Mayroon po tayong nabalitaan dati na nanalo sa loto. Ngayon dahil hindi niya na carry yung pera, yung tuwa na kanyang naranasan dahil bigla siyang nanalo sa loto. Ang ginawa po niya is ipinagkwento niya sa mga kapitbahay niya, di ba? Pinag-celebrate niya nung nakuha niya na yung pera. So, ang nakakalungkot nga din mga ka-viewers, kinabukasan siya po ay pinatay.
Bakit? Kasi binabalitaan ng mga tao na sa'yo ay nanalo sa loto. So, siyempre, ang mga tao, pag pera na pong pinag-uusapan, karamihan po dyan, hindi ko po nila lahat, ay nawiwin lang na po yung mga utak. Di po ba? Hindi na alam yung gagawin. Wala na sa katinuan. Sa mandaling salita, pinatay po yung taong ito at hindi niya rin po napakinabangan yung kanyang napalanunan sa loto. Ang pinapoint ko po dito mga ka-viewers, kung yung kayamanan na pinapangarap natin, yung mga gusto nating ma-achieve sa ating buhay, kung ito ay hindi natin alam, hindi mo ito alam i-drive. Kung hindi ka talaga handa, di ba? You're not ready to face the responsibility kung ito'y dumating na. Ka-viewers, wag na po natin ito muna pangarapin sa iyon. Kasi baka mamaya dumating nga yung mga bagay na inaasahan mo, yung mga pangarap mo before, na ikaw ay umaman. Pag ito po ay dumating na tapos hindi ka handa, baka po tayo ay mapahamak lang. Diba? Kaya hindi po accident, di mga ka-viewers, kung bakit ito ay hindi pa dumarating ngayon. Baka naman talaga hindi pa time o hindi pa talaga right timing para ito ay ating makuha. Di po ba? Kasi tanda natin mga ka-viewers na laging mas mahalaga tayo sa Diyos compare sa kung ano yung pinapahalaga natin at gusto nating pahalagaan sa ating buhay. Di ba? Mas mahal niya tayo compare doon sa mga bagay na hinihingi mo kaya hindi pa niya binibigay. Di po ba? Halimbawa, lalo na ngayong Valentine's mga ka-viewers, ngayong araw ng mga puso, di ba? Wala tayong ibang hinangad o pinag-pray o inasam-asam, di ba? Lalo na kayong mga single dyan. Wala mga girlfriend, wala mga boyfriend, di ba? Wala kang ibang dreams, wala kang ibang inaasam kundi magkaroon ng poging boyfriend, magandang girlfriend. Di ba laging ganun yung prayer mo? Halos everyday kaya yata nag-prepare na magkaroon. Di ba? Pero sa kasawiang pala, nung kagayon wala pa. Di ba? Parang 2 months na yata nag-prepare, kaya year na nag-prepare ka, wala pa. Ngayon nagtatanong ka na, Lord, ba't wala pa? Di ba? Nagdadabog-dabog ka na minsan, no? Hindi ka na makakain. Kasi maangot ka na, inaaway mo na lahat ng mga kasama mo sa work. Kasi hanggang ngayon, wala ka pang magandang girlfriend, wala ka pang poging boyfriend. Tandaan mo mga ka-viewers, palawakin natin yung ating kaisipan. Palawakin natin yung ating pangunawa. Tandaan natin, hindi natin pwedeng questionin yung Diyos, bakit hindi sa atin ibinibigay. Tandaan natin, mas matalino siya sa atin. Alam niya na yung mangyayari, wala ka pa naman. Advance na po siya, alam niya na yan. Alam niya na yung dulo. Sa atin na nakikita lang natin, yung alam lang natin, yung nakikita natin dito. Pero yung Lord po, alam niya na yung dulo. Diba? Kung mag-pray ka na parang bigyan ka ng magandang girlfriend, poging boyfriend, pag hindi dumating, all you have to do is quiet. Huwag na huwag kang magtatanong bakit. Kasi alam niya at may purpose siya kung bakit ito hindi binigay sa'yo. Diba? Example, nag-pray ka ng magandang girlfriend. Diba? Miss Universe. Ibinigay. O, dahil ito'y gusto mo lang talaga at hindi naman talaga kalooban para sa'yo. Ano nangyari? O, diba? Naging lalakiro lang yung girlfriend mo. Diba? Dahil maganda, dahil Miss Universe, o ano nangyari? Mabenta sa mga kalalakihan, di po ba? O, hindi nilang tagal. Nagulo din ang buhay mo. Bakit? Wala ka nang ibang ginawa kundi bantayan. Diba? Wala ka nang ibang ginawa kundi i-monitor yung mga kilos niya. Lahat ng kinakausap niya, binabantayan mo. O, diba? Naging worse. Diba? Parang hindi mas maganda yung resulta sa'yo doon sa pinag-pray mo. Diba? Yung ganun po yung pinupoint ko dito, kaya hindi minsan nangyayari yung ating mga pinag-pray, yung ating mga inaasam, yung ating mga pangarap sa buhay. Kaya ito ay parang wala pa sa ngayon dahil may purpose po talaga kung bakit ito hindi pa nangyayari. Di po ba? Ang mahalaga po dito mga ka-viewers, huwag po tayo magsawa, huwag po tayo magtigil. Di ba? Sa paggawa ng mabuti, huwag po tayo magtigil sa prayer natin sa Diyos. Kasi malay mo isang araw, pag yung puso mo handa na o handa ka na sa isang bagay na pinapangarap mo, pag ikaw ay prepared na, ibig sabihin hindi ka na magugulat pag ito dumating na. Magugulat ka na lang isang araw mga ka-viewers, ito'y nasa sa'yo pala. Kasi handa ka na. Diba? Tanda natin mga ka-viewers na laging importante ka, laging ikaw yung mahalaga, lalo na sa Diyos. Compare doon sa kung ano yung pinapalagan mo at compare doon sa kung ano yung minimiti mo na mangyari sa buhay mo. Po ba? I hope mga ka-viewers na marami po kayo natutunan at marami po kayo napulot na aral sa video nito na inyong pinanood na may title na Aiming for Your Dreams and Why. Dapat alam po natin kung bakit natin pinapangarap at bakit gusto natin yung isang bagay na mangyari sa ating buhay. Dapat hindi po tayo selfish pag ito dumating. Dapat ito may purpose, di ba? Ito ay blessing dapat hindi lang sa iyo, kundi blessing din po ito sa mga taong nasa paligid po natin. Lalo na sa ating family, sa mga kaibigan natin at sa lahat ng mga taong pwede nating tulungan. Pwede nating gamit yung mga blessing na meron tayo pag ito dumating na para tulungan ang ating kapwang nangangailangan. Okay? So mga ka-viewers,
Nais ko lang po i-shoutout po yung mga nag-comment po sa ating kahapon. Yan. At syempre mga ka-viewers, shoutout sa inyo. Shoutout po kay yan, Carolina Sabanya, Jovet Cantoria, Badmon TV, Elsie Okay, Jovitz Junjun TV, C Barbers, at last but not the least, kay Selvans Vlog. Dako, maraming maraming salamat po mga ka-viewers sa inyong pag-comment at sa inyong panonood sa ating video kahapon na may title na 5 tips para iwas gastos ngayong araw ng mga puso. I hope na meron po kayo natutunan at meron po kayo napulot na aral sa video pong inyong pinanood kahapon. Okay! Lagi po nating tatandaan mga ka-viewers na masarap po mabuhay. Huwag na po nating pahirapan ang ating po mga buhay. Hanggang sa muli, marami pong salamat. God bless! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and also to like and share.